ng balena ay nasa ngiti na siya. Hindi maalam na siya. Kaya ayaw pa niya, wala na siya magawa. Kundi harapin yung tiniatang ng Diyos sa kanya na tungkulin ng pangalaman. Parang katulad din tayo o kayo din ang pag-ibisa. Katulad din kayo din Prophet Jonas. Wala kayong magawa. Sino mag-aakala na isa kayo na magiging katekista sa ilang distrito sa Diocese ng San Pablo? Sino mag-aakala na kayo pipiliin ng Diyos para magturo? Hindi ba isang malaking karanganan ang makapagturo ka ng salita ng Diyos? Dahil hindi na binibigyan ng pagkakataon ng Diyos makaparanan at makapagturo tungkol sa salita ng Diyos. Dahil napakalaking pananagutan sa Diyos, napakalaking responsibilidad ang ikaw ay pagkalooban ng kanyang responsibilidad. Dahil may kapalit ito. Anong kapalit pagiging magtuturo ng katesismo? Hindi ba ang kapalit ito dapat maging maganda rin yung buhay mo na ibibigay mo yung sarili mo sa mga taong nituruan mo? At yun ang dapat kahitaan din sa akin habang ako nagtuturo. Yun ang mahirap. Hindi ba rin nagtuturo tayo ng yung buhay ng nagtuturo himalay sa kanyang itinuturo? At ito ang napakalaking hamon sa amin at hamon din sa iyo bilang katekis. Napakahirap ng magtuturo ang isang tao ng salita ng Diyos, pero hindi naman nakikita sa kanya ito. Ayan. Napakahirap. Madaming ipukulang sa atin. Madaming sisita sa atin ang tao. Madaming sasabihin na hindi maganda sa atin hanggang hindi nakikita rin sa atin bilang tagapagturo na tayo din ay binulungan ng Holy Spirit at tayo din ay may magandang pagkinala sa Diyos. Malalim ang ating pananampalataya sa Diyos at may napapako sa buhay din natin. Kaya ito, gusto mo sabihin, habang nagtuturo pa ng katesismo, sana may napapako din sa ating buhay. Sa atin, tayong lahat tagapagturo, yun yung gusto sabihin dito ni Jesus. Yun yung mensahe na pinapakabing sa atin. Oo, mahirap ito, pero kailangan tahan-tahanin natin na may napapako sa atin. Ilan pa ito nagtuturo ng katesismo. At yung hapa ng taong mo, hindi mo yan pwede ipagmalak sa Diyos. At sasabihin natin, abay, ako'y matagal na nagtuturo. Ako'y dalawang punto na dyan ako tumanda. Di ba ang dami nagsasabi ng ganyan? Hindi natin pwede ipagmalakin na matagal na lang nagtuturo dahil ang inyong itinataas ay sarili, hindi ang Diyos. Kaya napakalaki ng tukso sa akin para ipagmalaki na matagal na ako nagtuturo. Hindi lang dapat ipagmalaki. Huwag mo makalimutan yan. Dahil hanggang buhay ka, ikaw ay gagawin ng Diyos. Hanggang buhay ka at kaya mo pang ibigay ang sarili mo sa pangangaral ng katesismo, ibigay mo ang buong sarili mo. Dahil alam ng Diyos na matagal na nagtuturo, alam yan ng Diyos, hindi mo na dapat yan bigkasin pa na matagal na nagtuturo. At hindi mo dapat sabihin sa Diyos, Lord, matagal na nagtuturo. Kung hindi, Lord, ang sasabihin mo ay ibibigay ko pa rin ang aking sarili sa pagtuturo. Sa pagtuturo. Dahil ginagawa ko, dahil mahal kita, Panginoon. Ginagawa ko dahil tinawag mo ko patulad ng propeta Jonas sa pagtuturo. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, walang nagawa si Jonas. Kaya wala din tayong magagawa kundi ang sundod kay Jesus. Dahil tayo yung mga instrumento ng Diyos para ipakalala ang
ang salita ng Diyos. Ngunit, higit na hindi ama kay Jonas ang lahat. Diba sa ibig sa gospel? At ano ibig sabihin nyo? Ibig sabihin, mas higit na mapapangyarihan ang anak ng tao. At sino yung anak ng tao? Si Jesus. Kaysa kay Jonas, na dapat pinatitinggan at sinusunod ng tao dahil wala ng Jonas na magiging malatandaan pa na darating. Wala na. Dahil nga, narito na si Jesus. Si Jesus na ang pinakadahilang tanda na binigay sa atin ng Diyos. Si Jesus, dahil siya yung kakapagpintas natin ng ating kaluluwa. Tayo na nga, mahinang magmanap ng palatandaan bago tayo sumabalataya at maniwala. Kailan tayo? Kailangan may himala, may nangyayari sa buhay niya na bago. May nangyayari sa buhay niya na maganda. At bago sa tuluyang manampalataya, dapat may nangyayari na sa kanya maganda. May ganyan mga tao. Halimbawa, pag ako ay yumaman, ako'y sasampalataya talaga na may Diyos. Meron din yung tao. Hanggang mahirap ako, ganito, mahirap ang tao, hindi ako kaagad sasamalataya. Dahil mahirap ako rin. Eh kung ako'y payayaman ng Diyos, ay sasamalataya ko buong buo. O, payamanin na ako ng Diyos sa isang bigla, sasamalataya ko sa kanya. Bakit kailangan ako maghirap ng ganito? Paano ka yayaman kung ikaw ay tamaan, ang iyong katawan ay napakabigat, mabigat pa sa bakal para magmanan ang buto. At ang balat nilang nasisilip ay ang kabuhayan ng ibang tao. Tinan mo yung aking umanin niya, yung kayaman-yaman niya. Ang galing na ang buhay niya. May pagtatak pa mo. Yan ang bayan niya ay inggit, naiinggit na sa kanya. Tingnan mo. Pagali. Oh, nasisilip yung kayamanan ng iba. Agay mas lupag sila eh. Kaya sa inyo mga. Matyaka. Parehas kung lumaban. Patas. Patas sa buhay. Walang inaagawin. Walang inaalipin. Hindi naghahanap ng palatandaan ng ano-ano sa pagmamahal sa kanila na may Diyos. May Diyos silang pinagawaran. May Diyos silang sinasamba. May Diyos silang pinituloy. May Diyos silang pinasasalamatan. Yun na po ang palatandaan ng mga taong malalim ang pananampalataya sa Diyos. Pag mulat ng mata sa umaga, nakatingala agad sa langit, oo, may pisa rin, pero magpasan yung mata at alam niya sa langit lalo ng Diyos dahil pinuguna niya pa natin ang Diyos. At pag-una pa natin ang Diyos sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating magiging desisyon, at sa lahat ng ating saluhin, pangunahan tayo ng Diyos. Kaya bakit pa ba maghahanap ng ibang tao? Kung nararamdaman ng Diyos, at nararamdaman natin ang Diyos dahil wala tayong kasalanan na nagagawa. Tunungan pa nararamdaman ng Diyos. Pero pagpapang tao ay pataling gumagawa ng kasalanan, demonyo ang nagpapatakbo ng buhay niya. Hindi ang Diyos. At ang ibang pandangan na makikita mo, hindi na mula sa Diyos na maaaring ikapahamak ng kaluluwa mo at katawang lupa. Katulad ni Prophet Jonah, gaano man ang kanyang pagmamatigas, yung kanyang pag-ayaw para sa pangangaral, meron pang nagawa si Jonas. Wala. Wala ho. Dahil ang kalooban ng pag ng Diyos ang gusto. Kaya kung magmatanong mo sa sarili mo, bakit ako ay tekista? Bakit? Dahil kalooban niya ng
Kaya tayo ay huwag na tayong maghahanap ng mga kalatandaan. Alisin na natin ang ating pagdududa. Dahil pag naghahanap ka pa ng tanda, ibig sabihin, nagdududa ka pa. Nag-aalilangan ka sa Diyos. At ang isang malaking palatandaan na ikaw ay naririyan, patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, nakakatayo ka pa, nakakaupo ka pa, na itagalog mo pa ang iyong buong katawan, ipunihinga ka pa, patuloy tayong binibigyan ng Diyos ng buhay, magpahanggal ng Diyos. Yan ang palatandaan, hindi ka na maghahanap ng iba pa, dahil buhay na buhay ang iyong kaluluwa, buhay na buhay ang iyong katawang lupa, dahil iyong buhay ng Diyos ang ating katawang lupa at ang ating Espiritu. Amen. Patayin natin. Ang ating itutugon, Amang mapagmahal, kami ay iyong pakinggan. Gawain mo po kami sa patuloy namin paglaban, sa tunay na lang.